Part 8. Hinihila lang ako ni Liam. Hindi ako umiimik. Hindi ako pumapalag. Bahala na. Hindi ko talaga feel magsalita. Let's talk, Sophia. Please. We're already talking. Sarcastic kong sabi. Nag-cross arms ako at sumandal sa upuan. Nandito kami ngayon sa loob ng sasakyan niya. Look, I'm sorry about Mika's attitude. He let out a deep sigh. Pero I still don't feel like talking. Sophia, please, sumagot ka naman. Mahinahon niyang sabi, pero halatang nawawala na siya ng tiyaga sa paghihintay. Anong gusto mong sabihin ko? Anong gusto mong marinig? Na okay lang? Na hindi ako nasaktan? Na pinapatawad na kita? Look, Liam, I'm not forcing you to do this thing if you don't want to. Nakita mo naman, di ba? Lumayo na ako. Hindi pa sapat yun para maging masaya ka? Di ba yun naman ang gusto mo? Tumingin ako sa mata ni Liam na ngayon ay mayroong sakit. Na ayokong maniwala sa mata niya. Ayoko siyang paniwalaan. Ayoko nang masaktan ulit. Hinawakan ko ang lock ng pinto ng kotse at handa na sanang buksan nang marinig ko ulit siyang nagsalita. You don't know what I feel. I'm lost without you. Hindi ko alam kung paano mabuhay kung wala ka. I lost you once pero nakaya ko. Pero I think you leaving twice makes me feel like more than living in a hell. Bumuntong hininga ako saka tumingala. My mind wants to believe, but my heart keeps on neglecting it. Liam, you said you love her and you don't want to lose me. Liam, hindi pwede yun kasi may masasaktan ka. And you know yourself na masasaktan ka rin. But Sophia, please, stay. Hindi ko kayang mawala ka. Stay, please. Gusto kong kumang magstay, Liam. I can't kasi nasasaktan ako. I need to get over you para hindi na ako masaktan sa tuwing nakikita ko kayo ni Mika. There is so much pain in me, Liam. Hindi ko na kaya. Sasabog na ako sa selos. Narinig ko siyang bumuntong hininga. I'm nervous of what he's thinking right now. Pero kung ano man yun, dapat kong tanggapin dahil ako ang may gusto at kailangan nito. But there is a choice after all. Kaya I will make him choose. Alam ko mali, pero kailangan para sa ikabubuti ng lahat. Fine. Nakita ko naman siyang tumingin sa akin at nakakunot noo. What do you mean? Pagtatanong niya, he looks so puzzled. I won't make you choose, Liam. Matigas kong sabi. It's true. Hindi ko alam kung anong magiging sagot niya. Kasi gaya nga ng sinabi niya, he loves Mika, yet he likes me. No, you can't do this, Sophia. Alam mo kung anong magiging sagot ko. Ako? O si Mika? No, Sophia. Hindi mo to pwedeng gawin. Bakit hindi, Liam? Hindi lang puso mo ang nakataya dito. Puso ko din at ni Mika. Hindi siya sumagot pa at saka yumuko. Tumingala ako at pagak na tumawa. So I guess it's her. Hindi pa rin siya umiimik na nananatiling nakayuko. If that's your decision, it's fine. I knew a crush could never win over love. You love her and you just like me. Binigyang diin ko yung just para maiparamdam sa kanya na masakit para sa akin ang choice niya. Pero yun na yun eh. At wala akong magagawa doon. But I wish I could be her. Bulong lang pero sapat para marinig niya. Lumabas ako ng kotse niya at paglabas ko ay nagunahang bumagsak ang mga luha ko. Sana hindi na lang ako nagtanong. Sana hindi ko na lang siya pinapili para hindi ko na lamang wala na ako sa puso niya. Na hindi na ako ang nagmamay-ari nun. I went to our table before and grabbed Paolo's hand. Narinig ko pang tinawag ako ni Mika, pero I don't have such time para humarap sa kanya. Masyadong masakit ang nangyari. Sana hindi na lang ako umasa. What happened? Sabi ni Paolo habang hawak ko siya at naglalakad kami. Huminto ako at saka yumakap sa kanya. Paolo, I thought ako pipiliin niya. I said between my sobs. Paolo didn't say any words, pero hinapdus niya na lang ang likod ko. Gusto mo nang umuwi? Iuwi na kita. Iwan mo ng kotse mo dito at ipakuha mo na lang kay Penelope. Tanging-tango lang ang naisagot ko, kasi parang ubos na ang lakas ko. Parang pagod na ako. Tahimik lang kami buong biyahe ni Paolo,
Siguro ramdam din niya na wala akong balak magsalita, kaya hindi na lang siya umiimik. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako at nagising na lang ako dahil sa pagtapik sa akin ni Paolo. Dito na tayo sa kondo mo, Sofia. Gising na. Dinilat ko naman ang mga mata ko at kahit pagod ako at ayoko pa sana, ay bumangon ako para bumaba sa sasakyan at pumasok sa loob. Hinayaan ko lang si Paolo na pumasok sa unit ko at dala ang bag ko. Sofia, I will lock your door, okay? Just call me if you wanna talk. Hindi ako sumagot at nagsayang lang ako na okay sa kanya. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya bago ang pagsara ng pinto. Nang wala naman ng ingay at naalala ko kanina, I feel like that was the end. Parang pakiramdam ko wala nang kulay ang buhay ko. Ang bigat sa dibdib ng nangyari. He chose Mika over me. Sino ba naman kasi ako? Ilan parang wala naman talaga akong panama kay Mika. She has everything. I'm the complete opposite of Mika. Narinig kong may kumatok sa pinto at ini-open ko ang mata ko. At napansin kong umaga na pala. I had so much time of sleeping. Umunta naman ako sa pinto para tingnan ko kung sino yon. Miss Sofia Gutierrez? Pagtatanong ng isang lalaking may sling bag at naka-leather jacket. Yes, why? May mail po kayo from DL Tower Philippine Branch. Bigla naman akong na-excite na inabot ang envelope na ibinibigay niya at dali-daling pinirmahan ang receiving paper. Sinara ko ang pinto at saka tumakbong papuntang kama ko. Dali-dali ko namang inopen ang envelope at nakita ko ang tatak ng DL Tower attached to my name. Bigla akong kinabahan. DL Tower was the same as the place in Paris. Isa tong fashion business pero nagpapatayo sila ng fancy resto at nag-apply ako bilang engineer nila. I opened the letter and read what it said. Congratulations, Miss Sofia Gutierrez. You are now hired as an engineer of the rising De Luca Cafe. De Luca Cafe? Sounds so familiar. Pero hindi ko pa pinagtuunan ng pansin at tumawag kay Paolo. I called Paolo at wala pang ikalawang ring ay sumagot na ito. Paolo, this is Sofia. I know you're... Let's celebrate, Pau-Pau! Sabi ko dito at saka binaba ang phone. Thanks God, I have my job! Kahapon nag-celebrate lang kami ni Paolo at kung ano-ano at saan-saan kami nagpunta. First time ko ngayon sa papasukan ko. I still don't know who my boss is and what he or she looks like. Nagpa siya kong ipadala kay Penelope yung car ko dito all the way from Manila kasi nasa Manila ang company na pinagtatrabahuhan ko. How's your trip? Pangangamusta ko kay Penelope. Nakararating lang ngayon from Manila. It's insane. Stressful to drive your car from Manila to here. Pagrereklamo niya naman. Magsasalita pa lang sana ako nang binato niya sa akin yung susi at saka binagsak ang katawan sa bed ko. Tara na! Masayang sabi ko sa kanya. I pulled her feet at nalaglag ito sa kama ko. Ano ba, Sofia? Nakakapagod kaya mag-drive? Tapos pagdadrive-in mo na naman ako? Pagrereklamo niya habang inaayos ang sarili sa full-length mirror ko. Sino ba may sabing ikaw ang magdadrive? Humarap ito sa akin ng nakangiti. So you mean? Yaya! Tumangutangu lang ako. At si Penelope, ayun, nauna na sa loob ng sasakyan. She loves it when I was the one who's driving. Mabilis daw kasi at laging umu-overtake. Woo! Sigaw ni Penelope habang nakatayo at nakataas ang dalawang kamay. I'm using my BMW na pwedeng mag-flip ang bubong. Penelope, umupo ka nga. Baka bigla akong mag-break. Matilapong ka dyan. Padabog naman siyang umupo. 3 hours lang ang naging biyahe namin. Woohoo! Sofia, that was a blast! Sabi nito nang bumaba sa sasakyan ko. Tiningala ko ang building na nasa harap ko ngayon. There was a gold-plated word of the DL Tower. It was the same building sa Paris. I let out a deep sigh bago pumasok sa loob. Narinig ko pa si Penelope na sumigaw bago in-start yung sasakyan. Bumukas ang elevator at namangha ako dahil foam ang loob nito at nagmumukhang luxurious ang loob ng elevator. May mga ilan-ilan din akong nakasabay na mga nakasuit at mukhang boss sa company na ito. Pwede po ba makausap si Mr. DeLuca? Sabi ko sa isang babaeng naka-black coat and pencil-cut skirt. Are you Miss Sofia Gutierrez? Tumangulang ako. Mr. DeLuca is expecting you. This way, please. Sabi niya sa akin. At inihatid ako sa pinto.
Para siyang fancy hotel na mukhang chestnut brown at wooden ang pinto, pero hindi ganun. Pero basta parang ganun. May nakalagay na Mr. DeLuca at sa ibaba nito ay CEO. Huminga muna ako ng malalim at saka kumatok. The door opened itself kasi nang bumukas ito ay wala akong nakitang tao. Kahit nag-aalangan ay pumasok na ako. The ceiling is so high and each division is made up of mirror and the middle of this room is pure glass na tanaw mo halos ang buong syudad. So, you are Miss Sofia Gutierrez, huh? Muntik naman akong napasigaw nang nakarinig ako ng boses. I looked to whom that voice came from at napansin ko ang swivel chair niya pero nakatalikod ito sa akin. I remembered. Ganito rin kami nagkita ulit ni Liam. Pumasok ako sa office niya at nakatalikod ang swivel chair niya sa akin. Then nung humarap siya, I saw him again after how many years? Yes, sir. Hindi nagpapatinag kong sagot. Ayokong maramdaman niya ang kaba ko. 22 years old, yet single? Medyo may pagka-intriga sa boses niya. Yes, sir. Sagot ko uli. Why don't you have a boyfriend anyway? Because I don't have time for that, sir. What if I'll set from your time to entertain and to have a boyfriend? Mas tumindi ang kaba ko nang putulin niya yung statement niya. I saw his chair move. At dahil sa tindi ng kaba ko, ay napapikit ako. Will I pass, Miss Gutierrez? Sabi nito. Napakagat ako sa ibaba ng labi ko dahil sa nervyos. Diyos ko Lord, bakit ganito? Pero parang nawala naman ang kaba ko nang marinig ko itong tumawa. What are you doing, Miss Gutierrez? I haven't done anything yet you're covering your eyes like I'm naked. Sabi nito, saka tumawa uli. You're not, sir, right? At dahil sa tanong ko, mas lalo pang lumakas ang tawa nito. Totoo lang ha, anong trip ng taong to? Sofia, tanggalin mo nga yung kamay mo. Hindi ka pa excited makita ulit ako? Sabi nito. At dahil sa sinabi niya, ay unti-unti kong tinanggal ang kamay ko. And I was shocked when... How come? I knew it! The DeLuca Cafe! Mr. DeLuca! So it means DL Tower was yours too? Parang sobrang sayang sabi ko. Umiling-iling lang ito habang tumatawa. Ay, saya ko talaga ngayon araw na to. Nagkaroon na nga ako ng trabaho, dumating pa si Flint na once na naging parte ng buhay ko. Okay, Sofia, huwag masyadong professional ha. I don't wanna treat you as just my engineer. You mean more to me than that. At alam mo naman yan. Sabi nito sa akin, sabay kindad. Yeah. And one thing I know is, Flint will always be Flint. Natawa lang naman siya sa sinabi ko. By the way, isang buwan lang to, Sofia. Isang buwan mo lang ako magiging boss. Dahil sinab ko lang ang totoong CEO nito, which is, I didn't meet him yet. Nakikinig lang ako sa kanya habang nakatayo sa harap niya. First, you may sit. Saka ulit ito tumawa. Second, you'll be staying every day here except kung kailangan mong i-check ang mga tao mo sa site. All things are needed to be detailed dahil ayon kay Dad, strict ang totoong CEO. Wait, if your dad was the owner of this company, eh bakit hindi ikaw ang CEO? Because I have my company in Paris, right? Tumangot ang ulang ako sa kanya at sinabi pa niya ang mga ibang details about sa trabaho. Sinabi niya ang rules and tinuro niya na lahat. 3 months ang binigay na kontrata sa akin and 1 month ko lang magiging boss si Flint. Nagpunta ako sa table ko at sinetang lahat. Inayos ko na ang lahat at nang naayos ko na ay nagpaalam na ako dahil saktong 4 p.m. na rin naman. Bumaba na ako ng DL Tower nang makita ko si Liam na papakyat dito. Why is he here? Dito pa siya nagtatrabaho? Pero imposible dahil meron siyang sariling business which is his tower. And tama bang nakikita ko? Hindi niya kasama si Mika? Para namang may konting tuwa sa puso ko. Dali-dali na lang akong lumabas sa DL Tower at umuwi. Today is my first day of work with Flint at DL Towers. Umuwi na ako kay Penelope for the meantime, hanggat hindi pa natatapos ang kontrata ko sa DeLuca. You're a minute late, Sofia. Bati sa akin ni Flint habang nakatingin sa newspaper niya at nakaupo sa swivel chair. How would you know na ako ang pumasok? Sino pa ba ang papasok dito kundi ikaw? Ikaw lang naman ang nag-iisang engineer ko. Whatever, Flint. So you want some coffee? Please? Sabi niya. Nang hindi pa rin tinatanggal ang mata sa newspaper niya.
I brewed Barako coffee for Flint and a macchiato for me. Bumalik ako sa table niya at nakitang hindi pa rin tinatanggal ang mata sa newspaper. Anong balita ba ang binabasa mo? Hindi mo maalis ang mga mata mo dyan sa newspaper. Lumapit ako sa kanya at sinilip kung ano yung binabasa niya. At nakita ko doon ang legacy ng isang tower which is Liam. What about him? What about this business? Bakit masyadong naiintriga si Flint sa kanya? Diba siya yung lalaking kasama mo noon sa Paris? Ha? Ah, oo! Tipid akong ngumiti at umalis sa harap niya. Nakarinig naman ako ng mahinang tawa mula sa kanya. Oo nga pala, ano, kumusta na? Ready na ba ang firm mo para sa first day nila? Oo naman no, ako pa ba? Sabi ko dito at saka kumindat. Hinatid niya naman ako sa site para tingnan kung gaano kalaki ito. So ano na, Miss Engineer? May naisip ka naman plano para sa site na to? I think I need to talk to the owner first, Flint, para mas malaman ko lahat ng details sa gusto niya, para wala nang argue kung sakali. Sure. Wait, I'll just call Dad and he'll set a meeting with you and the original CEO. Ngumiti lang ako sa kanya. Kasama ko ang firm ko ngayon sa pag-check ng site na pagpapatayuan ng cafe. Sophia, tomorrow evening at exactly 8 p.m. at Serendipity 5-star Hotel and Restaurant. Ah, okay. Pagkatapos naman namin ay bumalik na kami sa office. Napagpasyahan naman ni Flint na i-treat ang buong firm dahil sa naaliw daw siya sa mga ito. Nag-sign ng wait si Flint para sagutin ang tumatawag sa kanya. Yes? Ah, yes, Dad. Really, Dad? Okay, it's fine, Dad. Sige po, I'll tell them. Pagkatapos nun ay binaba na niya. Sophia, I need to move back to Paris tomorrow as soon as possible. May kailangan kasi kong ayusin doon. Malungkot na sabi nito. Eh, paano na yan? Sino na magiging... Yun dati. Napasimangot naman ako. I thought it would be easy for me to cope up with my boss dahil si Flint yun. Pero bigla namang nagbago. Sino kayang boss ko? Sana hindi siya masungit. O naman, I'm a man of my word, Sophia. Tsaka alam kong kailangan mo ng moral support. Sabi nito saka tumawa. Shh! Eh, kailan ka alis? Mamayang gabi na. Mamayang gabi na? Oo, ikaw naman. Eh, kasi agad-agad kasi. Okay lang yan. O siya, alis na ako. I have more things to do pa eh. Ingat, Sophia. See you soon. Humalik siya sa noo ko at saka umalis na. Wala na tuloy akong kasama dito sa loob ng office niya. Miss Gutierrez, napatingin naman ako sa babaeng nagtawag sa akin. Pwede na po kayo maglipat ng gamit nyo sa magiging bagong office nyo po. May bago akong office? Opo, ipatawag nyo na lang po ako kung ready na po kayong maglipat at ituturo ko po kung saan. Tumango lang naman ako bilang sagot. Pagkaalis ng babae, ay agad naman akong nagligpit. Gaya ng sinabi niya, ay tinawag ko na siya para ituro sa akin kung saan ang new office ko. Haha, filler office ng boss ko? I opened the door and I smelled some familiar scent. Ewan ko kung saan ko yung naamoy, pero sobrang familiar ng amoy sa akin. Diretso ako sa table ko. I have a wide table for planning and another table for my things. Kapareho din siya ng office ni Flint. Nang naayos ko na ang mga gamit ko, bigla akong na-curious kung sino ang magiging boss ko, kaya nagpaaya akong lumapit sa table nito. I was near to see the name when someone called me again. Ah! Oras na po ng uwian, Miss Gutierrez. Tomorrow will be your first day of working with the CEO, sabi nito sa akin. Wala naman na akong nagawa kundi kunin ang bag ko at saka umuwi. Penelope, hindi ako dito magdi-dinner ha. May meeting kasi ako with my boss. With Flint? No, I forgot. Umuwi na si Flint sa Paris. That's why hindi na siya ang boss ko. I do hope na kasing bubbly ni Flint yung totoo kong boss. Sana nga. By the way, anong oras ka, Alice? 7? 6 na oh. You don't have much time to prepare. Kaya mag-bis ka na, dali. I took a bath for a few minutes. I opened the closet to choose what to wear. Minsan lang kasi ako makimit sa boss ko eh. Not unless nung interviewin ko si Liam for Penelope's sake. I wore an above-the-knee cut collar dress and a stiletto. Put some powder and lipstick for me not to look pale. 7 p.m. na nang nakabihis ako. Alis na ako, Penelope! Pagpapaalam ko naman sa kanya. She just gave me a peck, saka bumalik sa couch at nanood muli. By 7:45, nakarating na ako sa sinabi ni Flint na lugar. Reservation for DL Tower, please, sabi ko sa front desk
at saka naman ako inihatid sa pinakalabas na table. Nag-iisa lang ang table dito sa labas. I saw a guy. Yeah, it's a guy because he's wearing a suit. Pero hindi ko pa nakikita ang mukha nito dahil sa natatakpan ng newspaper ang mukha niya. Ano ba to? Lahat ba ng CEO ng DL Tower ay mahilig magbasa ng newspaper? You may take a seat. Nagulat naman ako nang bigla itong nagsalita. He's not a gentleman at sa tingin ko hindi kami magkakasundo ng bago kong boss. Umayos ako ng upo at saka tumikim. Sakto namang lumapit na yung waiter sa amin, bringing the menu. You may make your order. Sabi naman ito at saka iniabot ng waiter sa akin yung menu. Binuklat ko naman yon at saka binasa. There were my favorite dishes, kaya nai-excite ako. Order what you want. Sabi nito, at pagbaba ko ng menu, ay napaawang ang bibig ko, kasabay ng parang pag-akyat ng dugo ko sa ulo at pagbilis ng tibok ng puso ko. Napalunok ako at kumurap. Yeah. Sabay nito, sabay sip-sip ng coffee niya na nasa harap niya. Paano naging ikaw ang CEO? Anong connect mo kay Flint? Nakita ko naman siyang umismirk bago magsalita. I just bought his company here. Kawawa nga si Flint eh. Dahil hindi niya alam na nalulugi na pala ang company ng daddy niya dito. And yet yung company pa rin nila sa Paris ang inaasikaso niya. Nalulugi? I don't think so. Magaling sa business si Flint at malayong malugi ang company nila dito. Pero pwede din kasi hindi siya ang mahawak nito. I was just about to answer him when Flint called. I'm just gonna answer this, sir. Pagpapaalam ko sa kanya. Tanging tangulang naman ang sinagot niya sa akin. Kaya naman tumayo ako at saka umalis sa table. Hello, Sophia? Naramdaman ko naman ang lungkot sa boses ni Flint. I think he just found out about his dad's company. May problema ka ba? Tahimik lang ito sa kabilang linya at nakarinig ako ng buntong hiniga bago siya uli nagsalita. Yung company kasi ni Dad, pabagsak na. Kahit hindi ko nakikita si Flint, I know sobrang lungkot niya. And I wish I was there to comfort him. Nag-usap lang kami about sa naging dahilan kung bakit ito bumagsak. And after that, nagpaalam na siya sa akin at ako naman, bumalik na sa table namin. Your boyfriend? I guess so. Tanong sa akin ni Liam, pero hindi nakatingin sa mata ko. No sir, just my friend. So if you don't mind sir, can we start? Huminga naman muna siya ng malalim bago magsalita. So anong pag-uusapan natin? Kung ano po yung gusto niyong maging kalabasan ng cafe na itatayo. What do you mean? I mean, how it looks, how wide, is it a multiple-story building or what? Napatawa naman siya sa sinabi ko. Huh. What's funny, sir? Yung totoo, engineer ka ba talaga o architect at interior designer ka na din? You're right, sir. Halata naman ang gulat sa mga mata ni Liam. He heard me right. Tumikim naman siya saka sumandal sa upuan niya at nag-cross arms. Napalunok naman ako nang makita ang tindig nito. I just miss seeing his smile, his eyes and his lips. I'm longing for his hugs, kisses and every care he does. I miss this man. But no, I shouldn't miss him because he's with someone he loves. Miss Gutierrez, I have another proposal for you. What is it, sir? I want you to be my secretary. But sir, I was hired to be the engineer of your rising cafe. You can do it at the same time, Miss Gutierrez. Pwede kang maging engineer kung hindi kita secretary. At pwede kang maging secretary habang hindi ka pa engineer. Hindi ako well-rounded na tao. I mean, mahirap isabay magplano habang nagtatrabaho bilang isang secretary ng isang CEO. Isipin mo na lang na tulong mo ito para sa kaibigan mong si Flint. I stopped thinking about the hard things to be done. Instead, naisip ko si Flint. He became a friend of mine and I don't know how to give it back to him. Siguro tama si Liam. This is just a way. Okay, I accept it. I saw Liam's victorious smile. Dumating naman ang order namin at kumain kami. After we ate, umuwi na kami. Because tomorrow will be a tiring day. Good morning, engineer. Bati sa akin ng ibang empleyado ng DL Tower. Nagbabaw lang naman ako sa kanila. At di lang nila alam, bukod sa pagiging engineer ng kumpanyang to, sekretary pa ako ng CEO nila. Good morning, sir. Bati ko kay Liam na nakaharap sa laptop niya. He's wearing round eyeglasses which fits him to look so right. He looks so hot wearing eyeglasses.
You look good with your uniform, Miss Gutierrez. Para naman akong pinamulan ng pisngi sa sinabi niya. I mean, kasi hindi ako sanay na sinasabihan niya ng ganun. Thank you, sir. Dumiretso naman ako sa table ko at inilapag ang mga gamit ko. Inilabas ko ang drawing paper ko at nagsimula ng mag-isip. Sir, gaano kalawak ang i-occupy sa site? Lahat na ba, sir? Sabi ko dito habang nakasilip sa sliding door na naghahati ng office namin. Yes, occupy the space. Tumango naman ako at saka dinivide ang sukat ng lupa. Sir, ilang palapag lang po ba or what? Silip ko ulit dito. Gusto ko tatlo. First floor will be the classic bar. Second floor will be the VIP rooms for those who want to, you know. Sabi nito. Tumango lang naman ako dahil sa ramdam ko ang awkward moment. And the third floor will be my room. Your room, sir? Tumango lang ako at bumalik ulit sa dinodrawing ko. 1,400 square meters ang lupang binili niya para sa cafe. Tumayo ako para i-drawing ang first floor. Habang sinusukat ko ang bawat angulo, nakaramdam ako ng yakap mula sa likod ko. Kaya agad akong napaharap sa humawak sa akin. Anong ginagawa mo, Liam? I'm just giving you inspiration. Sabi nito, sabay amoy ng leeg ko. Automatic namang napatingala ako dahil sa sensasyon na binibigay niya. His hands reached for my face and cupped it. He stared at me like I'm his world. He's leaning forward and I can now feel his warm breath. I closed my eyes as his lips touches mine. Wala akong lakas na magpumiglas dahil sa sarap ng mga halik niya. At imbis na manlaban, ay hindi ko naman namalayang tumutugon na pala ako sa mga halik niya. His kisses lowered down to my jawline, down to my neck. You smell so good, Sophia. A lovely scent for a lovely morning. He said with his husky voice, and I find it so nice. I was lost by what he is giving me and locked my arms around his neck. Nalalasing ako sa bawat halik na ginagawa niya. Bawat haplos nang hihina ang katawan ko. He put back his kisses to my lips. Binuhat niya ako at nagpadala na lang ako. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lang ang malamig pero malambot sa likod ko. Mahal pa rin kaya ni Sophia si Liam? May pag-asa pa bang magkabalikan ng dalawa? Hanggang dito na lamang po ang ikawalong kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyong subaybayan ang susunod na yugto ng My Boss is My Ex-Boyfriend. Maraming salamat!